narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Hindi pa rin maganda ang ating umaga, kabayan. Inuulan pa rin tayo dahil sa habagat na dala ni Enteng. September 3, 2024, araw po ngayon ng Martes, kabayan. Handa na ho kaming tumanggap ng inyong mga Vibers sa 0919-278-3000. 0919-278-3000. Yan po ang Teleradio Servicio Viber number. At ang ating kabayan na Viber number, 0898-007-5296. 0898-007-5296. Grabe ito si Enteng, ha? Kala natin puro ulan lang. Pero pito po ang patay sa Antipolo at apat pa ang nawawala habang nananalasa po itong bagyong si Enteng. Twenty-four hours, nangyari na ito pong trahedya na ito. Isang buntis at tatlong katao ang namatay naman sa San Jose Village at dalawang iba pa na mga bata naman, magkapatid, na natagpo ang magkayaka pa. Wow! Magkayaka po at punong-puno ng tumabong putik at ilang mga nagtumbahang mga puno, yung magkapatid na yon. Tayo nga ay magpalo po sa Antipolo. Sa pamagitan po ni Ginoong Relly Bernardo, ang Public Information Office at Head ng Antipolo City Disaster Risk Reduction Management Office. Mr. Bernardo, Mr. Relly, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo po, kabayan. Kamusta umaga ho dyan? Nag-uulan pa ho sa Antipolo? Opo. Bali, ano po sir, pabugso-bugso. Minsan po meron. Kanina, madaling araw po, malakas po siya. Ngayon po, tahimik naman. Mm-hmm. Paano ba nangyari at pito ang patay at apat ang nawawala pa dyan sa Antipolo? Oo, yun nga po, kabayan, ano po. Bali, yung pong pito na yan, as of yesterday, yung tatlo po dyan ay dahil po dun sa isang landslide incident sa Sitio Hinapaw, sa Barangay San Jose. Ito po yung nabanggit po kanina, dalawang bata, teenagers, at sa kabilang kapitbahay po nila, isang buntis niya naman po. Tapos po, yung pong tatlong iba, base po dun sa nakarating po sa aming report, ay dahil po sa magkakahiwalay na insidente ng drowning. Tapos yung pangkalunod. Isa naman po, opo. Yung isa naman po ay kaugnay po ito nung apat na missing po na na-report po sa amin dahil na-wash out po yung bahay nung sa Sitio Banaba sa Barangay San Luis. So ang isa pa lang po doon po sa limang na family members po yung nakita po. Kaya ongoing po sir yung search and rescue po and retrieval operations po doon sa area. So isang pamilya ho yung nawawala na yun at isa pa lang nakikita? Opo. Yes po. Ayon po sa report po ng barangay. Paano nangyari po? Nawawala sila? Ano sir, di ba po yung kahapon po, yung kasagsagan po, yung malakas na ulan. Uh-huh. So, kung wala pa kasi sir yung full report po regarding dito, pero ayon po dun sa initial na details po, na-wash out po yung kanilang bahay. So, kung hulaan ko po, ito po ay malapit sa daluyan ng tubig. Yung kanilang tirahan po para po kasi dahil ano po umapaw po talaga kung makikita din po doon sa iba't ibang mga social media posts no yung sabi nila nagugulat po yung iba na Antipolo ba to bakit binaha bakit mataas yung tubig yun po yun po yung nakita po natin dahil po doon sa volume po ng ulan na base rin po doon sa nakita po namin sa rainfall monitoring po ng PAGASA Opo. Sa mga stations po dito, may taas po talaga. At yung concentration po nung ulan doon po sa may bandang
parang eastern side po ng Antipolo na bibihira po na nakararanas talaga nito. Ito ho bang pitong namatay ay dahilan sa landslide? Hindi po sir lahat. Yung pito, ano po, yung tatlo po ay dahil sa landslide po. Okay. Tatlo lang po. Ah, iba-iba pala. Tatlo lang ang galing mo sa landslide ang pagkamatay. Opo, opo. Opo. So ilang pa ho ang ating pinaghahanap na nawawala? Yung apat po sir, na kamag-anak na po nung isang na wash out po na bahay po sa Sitio Banaba. Opo. Ano yun, malapit po sila sa ilog? Tabing ilog? Wala pong klaro pa sir na incident report regarding po dito. Pero kung pag ano ko nga po sir, kung hulaan ko po, ito po para pa-mash out po yung kanilang bahay, most likely po ito nasa malapit po sa daluyan ng tubig. Opo. Ay parang isang pamilya ho sila? Ganun ba? Nasa ayun po yung ayon sa report po ng barangay na magkakasama po sa bahay po. Opo. Bakit po nagkaroon ng landslide? Kalbo na ba ang kabundukan? Kung ano po sir natin yung area po nung Sitio Hinapaw, alam naman po kabayan ano po yung pong Antipolo ay meron generally hilly po no, so meron po tayong mga kabundukan. Oh. So dito po sa side po na to yung sa Sitio Hinapaw, ando po siya sloping po yung lugar. So kalsada po siya, meron pong access road papunta po doon sa isang papunta po doon sa isang part po ng Antipolo pa. So medyo matarik po talaga yung area. So may riprap naman po. Pero yun nga po sir, siguro dahil bumigay din po tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lumambot po. Opo, para po bumagsak po, gumuho po yung lupa. Bumagsak po doon sa kalsada hanggang sa kabilang side po kung nasan po yung mga bahay. Pero yung riprap po ba bumigay? Hindi po, yung riprap. Yung lupa lang po. Opo, yung lupa po sir doon sa taas. Talagang yung lupa sa taas ay bumaba. Opo. Ayun. Lumambot po ng ano sir. Opo. So ilang pamilya ho na na-evacuate natin hanggang ngayon? Sa ngayon po sa Kabuuan, so 4 a.m. po kanina no, nasa 997 families po yung ating na-evacuate. So iba't ibang ano po ito, nasa 42 evacuation centers po yung activated po. Sa ngayon, nasa 4,000 individuals po, estimately po. Oo. Really, ito ba mga kababayan natin ito ay binigyan natin ng warning dahil lang sa malakas ang mga pag-ulan at delikado ang lugar nila? Opo, kabayan. Actually, ano pa po yan, LPA pa lang po itong si Bagyong Enteng. Okay. Na lalabas na po tayo ng advisories through our barangays. At actually, nung pong naging tropical depression po siya nung Sunday, immediately nagpatawag po tayo ng virtual pre-disaster risk assessment. At inulit po natin itong pagbibigay ng babala sa ating pong mga barangay. Opo. Na sabi, binilin po natin na bigyan pong babala yung mga nasa danger areas po ng ating pong mga nasasakupan. Mukhang malimit po ang nangyayari dyan sa Antipolo na landslide. Natural sir, dahil po doon sa ating pong ato po yung ating topography, yung ating pong makeup din po ng city, medyo ano nga po tayo sir, hilly, so may meron po talaga mga sloping areas. Oh, okay. Kung titingnan din po natin sir yung pong risk assessment po ng DNR-MGB, Mines and Geosciences Bureau, opo, talaga po makikita natin sir na meron po talaga mga landslide prone areas po dito sa Antipolo. Oho. Kaya yun po naman talaga yung ating pong dinidiscourage po talaga na tirhan ng ating po mga kababayan. Oho. Opo. Oho. Kasi kung tutusin po, ito po kabayan, itong area po talaga na to, yung sa may Sitio Hinapaw, dyan sa may Daang Pari. Yan po ay mga ilang beses na pong inalok po ng pabahay ng ating city government. Actually sinamahan na rin po natin yan ng ano ng PNP para po talaga kasi identified po talaga yan na isa sa mga delikadong lugar na kailangan nga pong hindi po matirhan. So unfortunately sir, until now na meron pong humantong pa ho sa pagkamatay yun po talaga hindi po nakikikooperate. Ay, bakit kaya ho? Anong meron doon sa lugar at ayaw niyang nilang umalis? Yun nga di po kabayan ang hindi po namin maintindihan kasi doon sa ibang mga wala po talaga sarili nilang tahanan pag inalok na ho ng pabahay. Ay, siyempre. Igagrab na ho nila yan eh. Oo. Diba po? Ang isang nakikita lang ho siguro namin dito na posible hong dahilan kasi mula po sa poblasyon dito po sa may area ng City Hall, Cathedral, mga 10 to 15 minutes away lang po yan.
So baka yun po yung isang nakikita po namin, sir, accessibility. Siyempre, gusto natin malapit sa mga... Opo, opo. So, pero yun nga po, sir, sa mga gantong panahon talaga, at sana maging eye-opener na po ito sa ating po mga kababayan na nasa delikadong lugar. Talaga na wag na hunin lang hintayin itong mga gantong sitwasyon na kailangan po ang may magbuwis ng buhay para po tayo kumilos at gumising po. No? Ay, opo. Matakot na sila dito. So, totally ho, ilan ang namatay talaga? 7 po, as of now, sir. 7, tapos may nawawala, ilan pa ho? 4 po. 4 pa? Okay. Sige. Opo. Maraming salamat, Relly, at good morning. Ingat. Maraming salamat din po. God bless po. Si Ginorelli Bernardo, ang Public Information Office at Head ng Antipolo City Disaster Risk Reduction Management Office. 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, punta naman tayo ng Aurora, Quezon. Sa Aurora, si Engineer Elson Egarge, ang Head ng PDRRMO sa Aurora. Magandang umaga po, Engineer! Ay, magandang umaga po, kabayan. Sa inyo pong mga tagapakinig. Ay, kamusta ang lagay ng panahon dyan? Maulan pa rin ba? Okay naman na po, ano, at sabigat na po si Aring Araw. Okay. Eh, naglandfall yan kahapon? Si... Yan po. Oo. Eh, ngayon, wala na ho, maaraw na. May sabigat na po siya. Ngayon po, ngayong kanilang umaga. Po. Ay, kamusta ang lagay ng ating mga kababayan dyan? Meron pa ho bang mga binahang lugar? Sa flooding po, wala naman pong reported, ano. At sa... Mostly po, ang affected lang po sa amin, agriculture po. Anong mga klase ng agriculture po? Yung mga palay po at saka yung mga mais. Ay, anong nangyari? Sa lakas po ng hangin kahapon, dumapa po siya. Dumapa? Ito yung mga palay. E paano? Pwede pa raw daw? Ina-assess po ng ating mga taga-agriculture o ng OPAC. Matataas na ho ba yung palay? Mayroon pong pagkakataon na mataas na talaga siya. Nako, pati yung mais. Yes po. Ay, mga gulay natin dyan? Kasama po yun. Nako po. Siyempre, pag mga... mga pwede na sanang anihin. Inabot ng bagyo. Eh, yung ating mga mangisda po, tabing dagat kayo, ay kamusta yung mga mangisda natin? Nabigyan naman po sila ng babala na wag po silang pumalaw kahapon. Eh, sumunod doon ba? Yes naman po. Wala naman po tayo naging problema. Para maiwasan natin. Okay, so may araw na ho dyan sa inyo. Yes po, okay naman po. Unti-unti na kayo nag-normal ang panahon dyan? Yes po, at nagki-clearing na po kami. Lalong-lalo na po sa parteng Kasiguran. Kasi sila po yung mostly affected eh. Yung Kasiguran. Laging binabagyo naman yung lugar na yon. Eh, kamusta? May kuryente baga? Dito po sa Central Aurora, normal na po, may power na po. Pero nagkaroon po ng power interruption kahapon, mga 4 hours po. 4 hours po, matagal-tagal din. Okay. So may mga evacuees po tayo? Nagkaroon po ng number of evacuees po namin ay nasa 903 po ano kahapon. Madami pa rin. Eh ngayon? 903 po. Ngayon, nagbalik ka na ba? Mayroon na pong bumalik sa kanilang bahay. Okay. So, maaring ang bagyo ay nasa Kasiguran ngayon o wala na? Ay, wala na po. Wala na rin. Palagay ko po, malayo na po. Malayo na. Okay. Opo. Sige po. Maraming salamat po, Engineer, at magandang umaga po. Thank you rin po, kabayan. Okay. Si Engineer Elson Egarge, ang head ng PDRRMO sa Aurora. Oras, kabayan! 8:08 makalipas ang alas 8. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! So, sana ay tuloy-tuloy na po na gumanda ang panahon natin para sa ganun ay makapag ayos-ayos naman ang ating mga kababayan na pinisala po nitong bagyong si Enteng. Baka ho may mga report kayo dyan. Ha? Nakabukas na ho ang aming Viber number 0898-007-5296.
at 0919-278-3000. Report lang nyo sa amin, yung hindi pa ho namin nakukuha mga report kaugnay nitong bagyong si Enteng. Labing siyam at kalahating minuto po makalipas ang ikawalo ng umaga. Sana wala nang pero sabi nila meron daw na namataan na ano na tawag dito sama ng panahon. Ako, wag naman sunod-sunod, ha? Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Isa-isa lang, mahila ang kalaban. So walang pasok na private at saka public. Tapos ay yung tanggapan ng pamahalaan, wala din pasok. Kahapon tanghali na, pero okay lang. Dahil huli mo daw at magaling, yung ating mga kababayan ay nasa mga tanggapan na. Yung iba naman ay nakikipag-agawan na para sa public transportation sa kabila po ng malakas na mga pag-ulan. Buti ngayon, maaga na. Maaga nang in-announce na walang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at maging sa eskwelahan. O, follow-up report tayo sa pagkamatay sa aksidente ng dalawang babae na sakay ng motorsiklo sa may Sampaloc, Maynila. Kanina na-report na ni Steve Ras, pero alamin natin ang latest nagbabalita at nagsiservisyo si Steve Ras. Steve, kamusta na ang nangyaring aksidente dyan? Paano yung dalawang babae na sakay ng motorsiklo ay namatay? Anong nangyari? Yes, kabayan, mag-alas 8 na ng umaga kanina nang makuha ang mga labinang dalawang babaeng na aksidente sa kahabaan ng Lacson Avenue sa kanto ng Gitwason sa Sampaloc, Manila. Ayon sa driver ng motorsiklong nasagi, mabilis ang patakbo ng mga biktima habang binabaybay ang kahabaan nitong nagdahan bridge. Oh. Bigla na lamang umanong pumagitna sa dalawang motorsiklo ang mga biktima at nang mag-overtake pa kanan, doon na ito nadulas kaya sumalpok sa gutter. Maulan kasi kanina, malakas yung ulan kanina. Nagulat na lamang umanong ang driver. May dalawang motor na tumatakbo, bigla silang gumitna itong dalawang ito. Yes, pumagitna, tapos kumanan, nag-overtake pa kanan, nagulat na lamang umano yung driver na nasagi nito nang nasa harap na yung motorsiklo ng mga biktima. Sa ngayon, kabayan, wala pa kasing pagkakakinalan itong mga nasawing dalawang babae. Pero wala pa? Pulisya, wala pa, kabayan, hindi pa isi-isiwalat, pero nasa legal age na itong mga biktima at galing lamang umanong itong trabaho. Sa ngayon, naidala na sa punerarya yung mga labi ng dalawang babae at patuloy din yung investigasyon ng pulisya sa insidente, kabayan. Baka hindi pa nasasabihan mga kamag-anak, kaya hindi pa nila may announce kung sino yan. Yes, kabayan, isa rin yan sa sinasabi ng pulisya kanina. Kailangan malaman muna ng mga kaanak at biktima bago isiwalat yung pagkakakilala ng dalawang babae. Mga anong oras ito nangyari, Steve? Kabayan, ang sinasabi ng pulisya ay quarter to five, baka siguro mga 4:50 nangyari. Yun yung sinasabi kanina. Madilim-dilim pa yun. Madilim-dilim, malakas yung ulan at madulas yung kalsada. Isa pa yun. Madulas. So biglang kumanan yung motorsiklo tapos tumama sa gutter? Nung nadulas na siya, kabayan, nung pagka-overtake nitong mga biktima, pagka-overtake, tumama yung nasagi nito, no? Nasagi nito yung sa motorsiklo, tumama at sumalpok doon sa gutter. Wasak daw yung helmet, kabayan. Po, nawasak yung helmet? Yes, kabayan, yun yung sinasabi ng pulisya kanina, nawasak yung helmet. O kaya yung helmet na mga mura lamang mabibili mo sa may kapo? Siguro, kabayan. Pero karaniwan yun. Sinasabi, malakas daw yung impact, mabilis yung patakbo eh. Oo, pababa pa naman yung nagdaan bridge, kabayan. Pero protection talaga yung helmet sa motorsiklo eh. Eh kung mahinang klase, wala rin. Sasabog din yung helmet. So ang mga bangkay ay nasa punerarya na. Ito ba, yes, anong sabi? Saan galing daw ito? Pasaan? Hindi pa nababanggit, kabayan, pero ang nasabi lang sa atin ay galing trabaho, kabayan. What do you mean galing trabaho? Panggabi sila? Yun yung sinasabi, kabayan. So madaling araw na umuwi, pauwi na sana. Hindi pa sinasabi kung taga saan ito eh. Pero yun na, nangyari na yung aksidente, pauwi na sana, galing trabaho. Ay wala namang masyadong sasakyan sa daan dahil walang pasok, di ba? Oo, kabayan. Dahil nga doon, sinasabi rin, mabilis yung patakbo dahil maluwag. Mabilis at nadulas na, sumalpok sa gutter, kabayan. Oo, karaniwan. Okay. So wala na dyan, clear na dyan, clear. Clear na, kabayan. Maayos na yung dali ng trapiko sa ngayon. Pero kanina medyo mabagal-bagal dahil nandun pa nga yung mga bangkay. Pero sa ngayon, clear na, kabayan. Okay. Maraming salamat. Nagbabalita at nagsiservisyo si Steve Ras doon sa aksidente na nangyari sa Palok, Maynila, kung saan dalawang babaeng sakay ng motorsiklo na aksidente, pareho po silang patay.
Si Marlene Padiernos man nagbabalita at nagseservisyo tungkol sa ilang residente sa Marikina na sinamantala ang paghupa ng tubig. Ah, bumaba ka agad. Nangingisda? Marlene, good morning. Yes, tama ka dyan, kabayan, na ilan nga sa mga residente dito sa Marikina City ang sinamantala itong pagbaba ng tubig sa Marikina River para mangisda. Yung sa ngayon, nakakaranas tayo ng panakalakang pag-ulan dito. Pero gayon pa man, hindi pa rin tatinig itong ilang residente sa panghuhuli ng isda dito sa bahagi ng Marikina River. Hindi naman daw kasi nakaka-apekto sa kanilang huli yung nararanasang pag-ulan ngayon dito. Ayon doon sa ilang mga nakausap natin, tuwing tumataas daw kasi yung level ng tubig dito sa ilog, ay maraming mga isda ang inaanod papunta dito na nanggaling pa yan sa Laguna Bay. Ano yung tilapia? Yes, kabayan, karamihan sa mga nauhuli dito, tilapia, may cream dory din, at may mga hito din na nauhuli itong mga residente dito sa bahagi ng Marikina River. Ayon sa kanila, no, dahil nga doon sa pagbaba ng tubig mula dito sa Marikina River, ay maraming inaanod ng mga isda papunta dito sa Marikina River, galing yan sa Laguna de Rey. At dahilan kung bakit sila sa mantanan nila ay mamingwit sa mga oras na ganito, na pagkatakatapos lamang nabubaba itong level ng tubig dito sa Marikina River. Kaugnay nga na ating pakinggan yung bahagi ng ating mga naging panayam dito sa ilang residente dito. Pagbaba ng tubig, saka marami nang isda. Siyempre, pumapasok ang isda ay nanggagaling ng Laguna Lake. Oo. At saka Padway. Kasi ang isda hindi naman yan umaayon sa agos, kundi yan, puro pataas, sumasalungot sila. Baho mo talaga mang isda? Hindi, libangan lang. Libangan lang? Minsan, pagka ano, libangan lang naman namin ito eh. Mm-hmm. May pinamimigay pagka kung sino may gusto. Mm-hmm. Kabayan, ilan doon sa ating mga nakuusap na mga nangingisda dito, kagaya na nabanggit doon sa ating panayam, libangan lang. Pero may iba talaga na ikinabubuhay ang pangingisda. Yun nga lang, kapag ganitong panahon na may bagyo, salit na pumalaot sila sa ibang lugar. Dito sila namimingwit ng kanilang mga huling isda. Ilan sa mga istang nauhuli nila, either pinapamigay nila sa kanilang mga kapitbahay, yung iba naman binibenta, at ilan sa kanila ay pinipiling mas pangkain na lang sa kanilang pamilya itong kanilang mga nauhuling tilapia, mga hito at mga cream dory dito sa bahagi ng Marikina River. Samantala sa ngayon, nananatiling normal yung level ng tubig dito sa Marikina River kahit na nakakaranas tayo ng mga panakalakang pag-ulan. As of 8 a.m. puwapalo sa 14.4 meters yung level ng tubig dito sa Marikina River. Gayun pa man, nananatiling nakaantabay at naka-alerto itong mga residente dito dahil nga pagpalo ng 15 meters, ito na yung tinataas yung unang alarma dito sa ilog sa Marikina, kabayan. Maraming salamat, nagbabalita at nagsiservisyo kasama mga tilapia at Kim Dory. Si Marlene Padiernos. Aba, nakinabang pala yung ating mga kababayan doon. Aba, iba ka na sa palengke na yun. Alamin natin, nasa Murphy Market ngayon si Nico Bagsek na nagbabalita at nagsiservisyo. Nico, good morning. Magandang umaga, kabayan, at magandang balita din para sa mga kababayan natin dahil walang paggalaw sa presyo ng baboy dito sa Murphy Market ngayong araw. Ang presyo ng laman ay nananatili pa din sa 280 pesos ang kada kilo at ang yempo naman ay nasa 320 pesos ang kada kilo. Pero sa susunod na linggo, kapag tumaas ang presyo sa supplier, sinabi ng mga nagtitinda dito ng baboy ay baka itaas na rin nila ang presyo dito sa palengke. Samantala, tumaas naman ng 10 piso ang presyo ng manok dahil ang isang buho ay nasa 185 na ang kada kilo at ang choice cut naman ay nasa 190 pesos ang kada kilo. Nabanggit mo kanina, kabayan, ang presyo ng ang tilapia, kabayan, dito sa Murphy Market walang paggalaw sa presyo ng tilapia dahil nasa 130 pesos ang kada kilo nito. Tumaas naman ng 20 pesos ang presyo ng galunggong na nasa 240 pesos na ang kada kilo ngayong araw. Ito namang bangus, nasa 10 hanggang 20 pesos ang tinaas ngayong araw. Ang paliwanag ng mga nagtitinda dito, kabayan, ay dahil daw mahirap daw ang huli ng bangus, lalo na kahapon dahil nga umulan at epekto ito ng bagyong Enteng. Nasa 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng bangus. Sa mga gulay naman, kabayan, ang mga tumaas ay yung mga talbos o yung mga green leafy vegetables tulad na lang ng pechay na dating 20 pesos, ngayon ay 25 pesos na ang isang tali. Yung kangkong naman, 5 piso din ang itinaas. Dating 10 piso lang ang kada tali,
ngayon ay nasa 15 pesos na ang isang tali. Tumaas din ang presyo ng Baguio beans na nasa 150 pesos na ang kada kilo, dating 120 pesos lamang ang kada kilo. Hindi naman tumaas ang presyo ng kamatis na nasa 120 pesos ang kada kilo, ang sibuyas 120 pesos ang kada kilo, at ang bawang ay nasa 200 pesos ang kada kilo. Good news din kabayan sa mga bibili ng bigas ngayon dahil bumaba ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng bigas dahil nga din ito sa pagbaba rin sa mga supplier. Ang well milled rice dito ay nasa 49 pesos ang kada kilo. Ang premium rice naman naglalaro sa 52 hanggang 57 pesos ang kada kilo. At yung special rice naman nasa 58 hanggang 65 pesos ang kada kilo. Yan ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin dito sa Murphy Market. Sa servisyo mo sa Quezon City, Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you, Nico. Si Dr. Roselito Sinocruz, ang port manager ng Batangas. Alamin natin kung meron pa bang mga stranded ng pasahero. Dr. Sinocruz, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Ay, meron pa ho ba dyang mga kababayan tayong pasahero na stranded? Alam niyo, mula kahapon, hindi naman po nagkaroon ng stranded dito po sa Batangas Port. Ano? Tuloy-tuloy. Matumal po yung mga pasahero na dumaan. Hindi ba malikot ang tubig? Ang alon? Palagay ko po malikot dahil po ang mga nag-cancel lang po mula kahapon. Hanggang ngayon po ay yung pong tinatawag nating fast craft. Yung malilit, lalo na po yung biyahe po ng Puerto Galera. Pero ang tuloy-tuloy yung malalaking barko? Tuloy-tuloy po yung ro-ro, kaya hindi po apektado ro-ro yung ating mga pasahero. Ay ngayon, no, yung fast craft, tumabayahe na ba? Tumabayahe na po yung fast craft po, wala pa rin po hanggang ngayon po. Wala pa rin? Okay. Yes po. So wala na akong stranded? Hanggang kahapon? Wala po tayong stranded sa Batangas Port. Wala po. Wala. Okay. At kamusta ang panahon nung niya? Maayos ba? Ay, maulan-ulan pa. Hindi yung ganun kalakas gaya kahapon, pero may ulan pa rin po. Hanggang ngayon, no? May maulan pa rin po ngayon. Apo. Okay. Sige. Wala akong pila dyan sa pier? Wala po. Negative, kabayan. Negative. Pati po yung ating mga tinatawag na rolling cargo, eh, halos wala po laman yung ating marteling area. Okay. Salamat po, Mr. Dr. Sinocruz. Good morning. Salamat po, kabayan, at magandang umaga po. Dr. Roselito Sinocruz, ang Port Manager, Port Management Office ng Batangas. Alas 8.31, 30 segundos ng umaga. Ang oras ay hatid sa... Doon naman tayo sa Bicol. Si Arkelias Galindez, Acting Port Service Division Manager, Port Management Office ng Bicol. Magandang umaga po. Hello. Yes. Yan, hello, yan. Kabayan. Magandang umaga po. Ay, kamusta ho dyan sa Bicol? Wala bang stranded tayo mga pasahero? Sa ngayon, kabayan, nag-resume na yung biyahe natin dito sa Port of Matlog. Ano? Okay. Kahapon pa yan, halos nag-suspend din ang biyahe ang mga barko mula nung linggo ng tanghali dahil nga dito sa Bagyong Enteng. Pero ngayon po ay mula kahapon ng tanghali ay tuloy-tuloy na yung biyahe ng mga barko po natin. Ayun. So wala nang stranded dyan? Meron pa rin tayong konting backlog pero karamihan po sa kanila ay mga bagong dating na. Karamihan po sa mga backlogs natin na naantala noong kasagsagan ng bagyo ay halos na itawid na po natin lahat yan. In fact, nagkaroon na tayo ng 19 na biyahe mula dito sa Matlog papuntang Northern Samar. At nakapag-transport na po tayo ng humigit kumulang 3,350 na pasahero at mga sasakyan na halos nasa 670. Wala na pila ng mga sasakyan dyan? Meron pa rin tayong konti na pila dito sa Matlog, pero ito po kabayan, karamihan po sa kanila, mga bagong dating na mula ng Manila. Okay, pero tuloy-tuloy ang biyahe? Tuloy-tuloy na kabayan yung biyahe ng 14 na ro-ro vessel natin dito sa Matlog papuntang Northern Samar. Tuloy-tuloy na kabayan mula paghapon. Ayun, okay. Kamusta ang panahon dyan? Sa ngayon po, umaraw na po yung dito sa Sorsogon. Ano? Maganda na yung panahon at kapag tuloy-tuloy na ganito yung panahon, ay inaasahan natin na yung mga barko natin ay walang patid na rin yung biyahe nila mula dito sa Matlog. Okay. Maraming salamat po, Mr. Galindez, at good morning. Apo, maraming salamat, kabayan, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ginoo Arkelias Galindez, ang Acting Port Service Division Manager ng Port Management Office sa Bicol.
34 minuto, 30 segundo makalipas sa ikawalaw ng umaga. Sa Cagayan naman tayo, ha? Si Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO sa Cagayan. Mr. Rapsing, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kabayan Loli, at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Oh, ay kamusta ho dyan sa inyong lugar, sa Cagayan? Meron pa ba ho kayong mga evacuees hanggang ngayon? Kahapon po, nag-aabiso tayo sa lahat ng mga supposedling dadaanan ni Tropical Storm Enteng. Opo. At tumugon po itong mga bayan ng Bagao, Gataran, Santa Ana, and Claveria. But so far, hindi naman tayo aabot na 100 pamilya. 34 lang dito sa Bagao, 35 families dito sa Claveria, 4 families dito sa Gataran, and 3 families sa Santa Ana. But so far, ngayon, kabayan, sumilit na ang haring araw dito sa amin. Maliwanag na yung kalangitan po namin. Opo, kaya mapapabalik na namin yung mga tao po. Ayun, okay. Ay, mga ilan yung evacuees po ninyo nung kasagsagan ng bagyo? Yun lang po, kabayan, na below less than 100 families lang po. Okay. Okay na ho ngayon. Bumalik na ho sila lahat. Pababalikin na po natin, kabayan, at sumikat na po ang haring araw dito sa amin. Ito hong mga in-evacuate natin, anong problema ho sa kanila? Ito yung mga barangay na highly susceptible sa mga rain-induced landslide, kabayan, dahil mountainous area itong Bagao, Gataran, gayon din yung Santa Ana and Claveria. So may mga experience na tayo dyan na may nagkaroon ng landslide noong 2019. Mm-hmm. So inabisuhan na natin na kahapon sa pre-disaster risk assessment yung ating mga MDRIMO to conduct preemptive doon sa mga highly prone sa rain-induced landslide po. Eh, how about yung mga fishermen ho natin? Nakakapalaot na ho ba ngayon? Bagamat nag-iwan ng track itong si Tropical Storm Enteng, kabayan. Opo. We are still under warning signal number 2, no? So nananatili pa rin yung no sail policy po. Okay. Maraming salamat po, Mr. Rapsing, at good morning po. Ingat po. Maraming salamat, kabayan, at sa lahat ng sumusubaybay na inyong programa po. Si Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO mula sa Cagayan. 23 minuto na lamang bago magikasyam ng umaga. Alamin muna natin ang latest kay Ka Enteng, si Miss Ana Clorina Jorda ng Pag-asa. Miss Ana, good morning! Magandang umaga, kabayan. Ganda po sa ating mga taga-subaybay. At natin po update natin sa binabantayan po nating bagyong si Enteng, na kung saan nasa coastal waters na po ito ng Lawag City, Ilocos Norte. So nasa West Philippine Sea na po ito, at nakadaan na po siya dyan sa landmass po ng Northern Luzon area. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin, umaabot pa rin po sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugso na umaabot po sa 115 kilometers per hour. At yung pagkilos niya naman, kabayan, west-northwestward, sa bilis po na 20 kilometers per hour. At nakataas po yung ating tropical cyclone wind signal number 2 sa may Ilocos Norte, northern portion na Ilocos Sur, Apayao, Abra, northern at western portion ng Kalinga, western portion ng mainland Cagayan, kasama po ang Babuyan Island. Uh-huh. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi na Ilocos Sur, northern portion ng La Union, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Batanes, the rest of mainland Cagayan, the rest of Babuyan Island, northern at western portion ng Isabela, at sa northern portion ng Nueva Vizcaya. Itong mga under signal number 2 at number 1, direkta ho pa rin ho itong nakakaramdam ng epekto nitong bagyong si Enteng, na kung saan malakas na bugso ng hangin at malakas na bugso ng mga pag-ulan pa rin po yung kanilang na mga pag-ulan dala ni Enteng sa may Ilocos region, at moderate to heavy rains naman sa may bahagi po ng Cagayan Valley,
at Cordillera Administrative Region. Habagat naman ho'y nagdudulot sa atin dito sa Metro Manila ng bugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan, pati na rin po sa May Zambales, Bataan, pati na rin po itong bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, habagat po itong bugso-bugso na mga pag-ulan. Sa at, tinatakbo yes, ngayon ni Kainteng ay mga hanggang kailan siya sa PAR? Yes, kabayan. Dahil nga po bumilis yung pagtakbo nitong bagyong sa Enteng, na-expect natin na lalabas ito na ating area of responsibility bukas na po ng umaga. Ah, bukas na. Ay, yes, ano po naman itong isa pang tropical cyclone na maaaring ma-develop at pumasok ng PAR next week? Totoo ba ito? Yes, tama ho kayo, kabayan. No? So sa ngayon, dito po sa May Silangan o sa May Pacific Ocean, meron ho dyan namumuong kaulapan, kumpol ng kaulapan na kung saan within the week, pwede po ito maging low pressure area at sa coming week nga po or posible din na bago matapos yung linggo na to ay maging isang bagyo po ito. So sa ating pagtaya sa kasalukuyan, mananatili ho ito sa karagatan. At pero yun nga po yung enhancement nito sa habagat, yun po yung ating binabantayan. At yun kaya in-expect po natin na hanggang matapos yung linggo na to may habagat po tayo na makaapekto sa Manila. Pero pa kumbaga po kung peak po natin ngayon, kahapon hanggang ngayon po yung peak natin, pero simula po bukas hanggang sa mga susunod na araw, maulap pa rin po, may mga pag-ulan pero hindi na po katulad nung naranasan natin kahapon at mararanasan po ngayong araw. So may habagat pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin gawa dito sa yes, sa na nakitang another tropical cyclone. Yes, tama po kabayan, dahil po doon ay may enhancement po ulit ng habagat. Okay. Maraming salamat po, Miss Ana, at good morning. Salamat po, magandang umaga. Si Miss Ana Chlorine Jorda ng Pag-asa. Ayun, hindi pa na nakakalabas si Kaenteng. Eh, meron na kagad itong gustong pumasok na bagyo sa ating bansa. Sus Mario Joseph. Kaya sa ating mga local government officials, yung mga nasa delikadong lugar, ay patuloy ho nating pakiusapan na umalis dun sa lugar. O kung ayaw man nila umalis, ay pansamantala kahit na masama ng panahon, ay umalis muna sa lugar para maiwasan ho natin ang mga trahedya kapag ganitong bumabagyo. 19 minutes bago mag-ikasyam. Maaasahan, kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. O kahit may bagyo at may pagulan dahil sa habagat, ay tuloy-tuloy pala itong mga gusto maghanap ng kanilang trabaho. Alamin natin kay Commissioner Eileen Lourdes Lizada ng Civil Service Commission. Commissioner, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. At sa lasong nanonood at nakikinig, magandang umaga po sa inyo. Ay, tuloy-tuloy baga ho itong job fair natin, Commissioner? Tuloy na tuloy, tuloy po tayo, kabayan. Tuloy okay na tuloy. There are, meron ho tayong 4,216 as of 4:30 p.m. yesterday po. Total number of vacancies po. Nako, ang dami nun ah. Ay, tamang-tama dahil wala namang pasok ngayon eh sa gobyerno. Opo, opo. So, may pagkakataon sila. Opo, meron ho tayong total number registered agencies, 278. Ang 75 po of which ay magsasubmit pa sila ng vacant positions, kung ano yung vacant positions. Meron ho tayong mga, naiba kasi yung ranking nung sa top 10 natin na government agencies. Kung gusto ho nyong malaman ano ang top 10 most wanted jobs. Uy, at saka top 10 government agencies, okay lang po? Okay, okay. May most wanted pala yan eh. number 1 po sa number of vacancies sa gobyerno po. Agencies. Department of Education, Land Bank of the Philippines, Securities and Exchange Commission, Bureau of Jail Management and Penology, PGO Batangas, Vicente Soto Memorial Medical Center, DENR, BIR, PSWD. Dami oh. PNP, and lastly po, Bureau of Fire. Yung ano naman po, yung number of, yung top 10 po na vacant position, ang number 1, Medical Officer 3, Jail Officer 1, Guidance Counselor 2, Revenue Officer 1, Enumerators, Customer Associate, Nurse 2, Administrative Aid, Account Assistant.
occupational therapist. So yun ho yung mga top 10 natin na agencies at saka trabaho po, kabayan. Ano yung nabanggit yun sa Department of Education? Ano mga trabaho yun? Iba-iba ho kasi merong master teacher, teacher, may mga clerk, may mga aides. Iba-iba po. Depende sa need nung DepEd kung saan ho sila registered, kabayan. Opo. Opo. Napansin ko yung mga lugar na dapat puntahan nila para makapag-apply, mga mall ano? Oo, kasi para maramihan. Kasi kung sa regional office, maliit yung processing, ang holding area. So, kasi ang mangyayari ho niyan, if you go to the mall, nandyan na ho yung table or yung booth or kung ano ang ilalagay na government agency para meron silang upuan, meron parang opisinang maliit na doon sa mall ilalagay. So, pipili lang ho sila. So, tip lang ho sa mga naghahanap, yung mga job seekers natin, kabayan, dal- ang dadalhin po nila ay yung kanilang PDF or personal data sheet. Tapos, dalhin po nila yung transcript of record nila. O kung hindi nila madadala, ay siguro po yung proof of eligibility nila. Huwag lang kung isa ang dalahin ninyo, damihan nyo ho, kasi baka pag-ikot ninyo, marami kayong makitang ibang ano ho, trabaho pa. Hindi lang isa ang a-applyan ninyo, marami ho yan. Opo, opo. Iba-iba rin ho yung dates nung ano po. Pero ngayon ang first, September 3 yung start po nung ano, nung ating job fair hanggang 5. So iba-ibang ahensya po ng gobyerno. Oo. Which reminds you, yes, kabayan. Opo. Opo. Eh, mukhang itong lamang sa National Capital Region ang hindi mall. Opo, kasi malaki ho talaga sa kanila. Yung kanila is Taguig, yung convention center. Meaning to say, marami ho. Meaning 1,332 jobs po yan. So there will be 32 government agencies sharing in that convention center, sir. Opo, so hanggang 5 nitong Setyembre. Yes, sir. So ang sa NCR po, one day lang ho one sila, day nga September 5. September Bakit 5 one day po? Lang? Most likely, yung availability ng convention center. And then second is the yung mga manpower ng government agencies po, sir. Baka ano. Ngayon lang pagkakataon at walang pasok. Tama-tama. Ano po? Opo, opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Commissioner. At magandang umaga po. Maraming salamat din po. Tama pala, birthday po ng chair namin ngayon. Happy birthday, Chair Carlo. Happy magandang birthday. Umaga po sa inyong lahat. Oo. Ay, walang office. Paano yan? Paano siya magpapakain? Pinamove po namin. In-adjust para makapagpahay. Thank you. Happy birthday po. Salamat po, Commissioner. Sige po. Salamat din po. Good morning. Commissioner Eileen Lourdes Lizada ng Civil Service Commission. Ayun ha, mga trabaho. Yung mga wala pang trabaho dyan o kaya hindi pa satisfied sa inyong mga trabaho. Ayan, karamihan ho ay mga mall. Dito lang sa NCR, hindi. Yung Taguig City Convention Center sa Taguig. At isang araw lang, September 5 na pwede ho kayong mag-apply ng trabaho na gusto ninyo. Okay. Sa araw-araw po na kayo ay nagluluto at namimili ng gulay, marami sa ating mga kababae, ikaw, anong ginagawa mo sa paglilinis ng gulay? Tatapat lang sa gripo? Wala yun. Nandun pa rin yun. Alamin natin, si Dr. Pierangeli Pai Vital. Ayun. Pierangeli, ang ganda ng pangalan niya, Pierangeli Vital, scientist at lab head ng Biological Research and Services Laboratory, Natural Science Research Institute sa UP Diliman. Magandang umaga po, Doctor! Hi, magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Alam mo, kailan ko lang nalaman na dapat hugasang mabuti po yung mga gulay at saka prutas na kinakain ho natin. Ano ho? Ang ginagawa ko, ewan ko ho kung tamang ginagawa namin ha. Doktor, ang ginagawa namin, maligamgam na tubig, tapos may asin, ibinababad muna namin ang gulay o kaya prutas. Tama ba yon? Tama naman po. Dahil sa nakita po namin ay kahit mataas po yung temperature, ay nakikita pa rin po yung mga mikrobyo katulad po ng E. coli. Pero hindi naman po delikado lahat ng mikrobyo. No? Baka matakot po yung iba. Matakot eh, hindi na mga kumain ng gulay. Baka COVID po agad isipin. So iba naman po yun. Ay, ano bagay yung E. coli, doktora? Ayan. Ang E. coli po ay isang uri ng bacterium. So isang mikrobyo rin po ito. Katulad po yung COVID, virus po siya. Ngayon, ang E. coli ay bacterium po siya na maaring makita po kahit saan. So meron po mga pathogenic at hindi naman pathogenic po na E. coli. Nakikita naman po siya kahit saan. Okay. Eh sabi nyo kahit ito mainit na tubig o kaya mainit na niluluto ay nandun pa rin?
Meron pong temperature katulad po ng 40 o 50 degrees Celsius ay nakita pa rin po namin siya sa mga gulay. Kaya importante po na umabot sa 100 degrees o yung boiling na tinatawag o yung kumukulo po talaga na tubig para mawala po yung mga mikrobyo po sa gulay. Meron din po akong nabili na ini-spray lamang. Effective po ba yun? Meron po mga ganong mga pinibenta na... meron po iba na meron kaming tinignan na yung iba ay nakapagpababa po ng mikrobyo ay okay din naman po siya. Opo. Nakapagpababa ng mikrobyo, meron pa. Meron pa rin po natitira kapag hindi po talaga kumulo. Kunyari ay ginawa pong salad po yung yung gulay. Ayoko, yun na. Hindi po naluto, ayan. Pero hindi po lahat, no, inulit natin, baka matakot po yung iba, hindi po lahat ay nakakatakot naman ng mikrobyo. Meron po iba ay nasa paligid lang naman po sila. Okay. Sa mga salad, dapat ayusin yung paghahanda ng mga gulay. Ano po? Dapat hugasan po mabuti at paghiwa-hiwalayin po ito. So tama lang yung ibabad muna sa maligam-gam na may asin? Oo, pwede rin po yun. Tama naman po yun. Pwede bang itapat lang sa gripo at hugasan gano'n? Parang gano'n-gano lang? Pwede naman po, pero dahil nagtitipid po tayo ng tubig, no? So importante na mailigay po sa bawat container. Meron po isa, pangalawa, para syempre mga matitipid na nanay po. No? Importante rin po gumamit yun, ng palanggana. At lumugas po. Siguro gumamit ng palanggana, doktora. Apo, makaipon din po ng tubig. Ayun. Lalo na po kayo. Di ba pag ikulay, karaniwang nakikita sa dumi ng tao at hayop? Tama po kayo, no? Doon po yung talaga nakikita. So, may iba-ibang uri po ng E. coli. Meron pong pathogenic. Pag sinabing pathogenic, nakakadulot po ng sakit. Meron pong hindi naman nakakadulot ng sakit. So, maaari naman pong kung nakakadulot ng sakit, ay pwedeng sumakit ang tiyan, nagtatae. O yung meron mga immunocompromised po na tinatawag yan. Alam na po ng tao yan ngayon. Pag sinabing immunocompromised, ay maaaring makakos po ng death. No? Hindi lang naman po yan sa Pilipinas. Sa lahat po ng bansa, no? Present po yun. Bakit ito may dumi ng tao at hayop? Ang nakikita ko lang ay dahil sa fertilizer? Pwede po iyon sa fertilizer. Pero po sa based po sa aming masusing pag-aaral, hindi lang po sa fertilizer, kundi sa tubig po mismo. Ayun. Yung irrigation water, source po ng irrigation water. Yung mismong lupa po na ginagamit kahit wala pa po yung fertilizer ay maaaring manggaling na po doon. So mula po doon sa sources, doon po nang gagaling yung mataas na level po ng mikrobyo, pababa naman po yan sa mga gulay. So wag po mag-alala yung mga tao kasi pagdating naman po sa gulay ay pababa naman po yung level ng contamination. Sa mga prutas Ayan, mas mataas po yung leafy kesa po yung prutas. So, kunyari po yung prutas na yung makinis yung balat. Di ko alam kung namimili po yung mikrobyo. Like mansanas, gano'n. Yun, kapag makinis po yung balat, di ko masyadong kumakapit yung mikrobyo. Mababa po yung content. Kasi siguro din po ay kapag mas maasim or may acidity, no, mababa po yung level ng contamination. Opo, kasi ang mansanas, hindi tinatalupan karaniwan. Pero makapit po ba yung mikrobyo? Hindi po masyado, hindi yan. Masyado. Sa mga prutas po na yung makikini, sabi ko nga po, baka namimili ba ang mikrobyo? Pero dahil po, ang reason po nun, kasi yung acidity. So kapag acidic po siya at mas maasim po ng konti, hindi po kumakapit yung mikrobyo po doon sa prutas. So para... kahit po yung gulay na kamatis, di ba po ang kamatis ay gulay, tama ba? Hindi, dahil makinis po yung labas, no, mababa rin po yung contamination. And ang pinag-uusapan po natin ay hundreds o thousands po na gulay na tinignan po namin. Yun, okay. So, the best ay hugasan natin mabuti para sigurado tayo. Tama po. Maraming salamat po, Doktora, at good morning po. Thank you, maraming salamat po. Ingat po. Si Doktora Pierangeli Vital, scientist and lab head ng Biological Research and Services Laboratory, Natural Sciences Research Institute, UP Diliman. Haba. Buti hindi mo sinabing University of the Philippines, Diliman, Quezon City. hugasan nyo, buti. Tama pala yung ginagawa namin. Maligamgam na tubig, tapos may asin, ibabad muna nyo doon yung mga gulay, prutas. Sabi ko nga, bago lutuin, hugasan muli.
Medyo magtitipid lang kayo sa tubig, ha? Gumamit kayo ng palanggana. Hindi yung tuloy-tuloy na tumutulo yung gripo. Yan o, ingat ho tayo. Lalong-lalo na pag mga bata ang ating pakakainin. 4 na minuto na lamang bago po mag-ikasyam ng umaga. O yung bagyo, ha, malawak pa rin ang sakop nitong bagyong si Enteng. Sana ho ay sa mga susunod na oras ay makalabas na ng ating bansa itong bagyong si Enteng. Yung mga naghahanap ng trabaho, yung in-announce kanina ni Commissioner Lazada, karamihan mo yan ay mga mall, ha, mga SM City, Robinson, si mga marami dito SM City. Ang hindi lang mall ay yung National Capital Region kung saan sa Gig City Convention Center, doon po kayo pupunta para mag-apply ng trabaho. Sabi ni Ferdy Baltasar, good morning po. About sa sinabi ni BP Sara na nasa langit si Kibuloy, tama ba yun sabihin ng isang sitting vice president, dapat nga tumutulong siya sa PNP kasi part siya ng government? Well, totoo yung tinasabi nyo. At saka wala makapagsasabi kung nasa langit ka. Mapera ko nga pag nasa langit ka, sabihin, oy, nasa langit ako! Sumisigaw na gano'n. Eh, hindi, walang gano'n, no, walang gano'n. Si check. Ang problema sa Pilipino, pagtrabaho, high school graduate, hindi pwede. At yung need ng experience, kaya nga nag-a-apply para po makakuha ng experience. Well, tama. Pero ang problema natin, mas marami po ang kasabay ninyo na may experience na. Ay kung ako ang employer, siyempre ang kukunin ko yung may experience na. Di ba? At saka yung age, siyempre pag medyo may edad na kayo, yun lang. Ang hindi maganda nga rin doon, dapat mapagbigyan din ng pagkakataon yung mga senior citizen. Pero siyempre, depende rin sa trabaho. Kapag ang trabaho nangangailangan bata pa, yun lang. Matatalo na kagad kayo doon. Dapat huwag hanapin, sabi ni Vlog, dapat huwag hanapin ang working experience if newly graduated kasi kaya nag-a-apply para maka-experience. Tama ho kayo, tama kayo. Doon sa mga bago mag-a-apply. Hello po, sabi niya, magandang umaga po, sabi ni Ronilo Guzman. Nabanggit po ni President Bongbong Marcos sa kanyang nakaraang SONA ang inilusad noong January ang kalinisan sa bagong Pilipinas. Yun. For 5 months, nakakolekta ng 40 tons na basura. Siguro po pwede niyong i-highlight sa inyong programa ang mensahe ni Presidente Bongbong Marcos tungkol sa basura sa inyong daily program. Maraming salamat po. Oo po, inaaraw-araw namin yan. Lalo na pag ganyan may bagyo at may habagat, may mga pagulan. Ang nakikita po natin na kalutang ay mga basura. Ay grabe. Grabe talaga po. Si Johnny Moredo. Hello po. Good morning po, sir. Ask lang po kung ano po ang dapat gawin po sa amo pag pinapaalis po yung worker ng biglaan. Dahilan lang po sa maliit na dahilan. 7 years na po ang work ng asawa ko po sa kanila. Wala din pong benefit. Salamat po. Hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ito. Depende ho sa uri ng trabaho. Baka naman mag-isa siya doon sa ano, sa trabaho na yon, di ba? Baka mag-isa siya doon, at hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit siya pinaalis. Mabigat ho ba ang dahilan para siya paalisin sa kanyang trabaho? Yan, maraming ganong mga kadahilanan. Ano po? Dapat ho alamin natin mabuti yun. Okay. So, antabayan ninyo ang ating mga nagbabagang balita. Ito po ang narito muna ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Signal number 2, nakasaas pa rin sa 6 na lugar dahil sa bagyong Enteng. Pasok sa eskwelahan at tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at Calabarzon, sinuspindi ngayong araw na ito. 13 ang napaulat na namatay sa pananarasan ng bagyong Enteng. Naga City sinialam na rin po sa state of calamity dahil din sa mga pagbaha. Mga expired na notary ban. Naku, matagal na ito. Tagal ko narinig ito. Na pinamahagi ng Department of Education noong nakaraang taon, kwenestyon sa House of Representatives, ilang tinapay na kitaan ng amag at peste. Naku po, ano ba yan? Bilyon-bilyong piso na halaga ng laptop
at mga e-learning equipment na bigong may pamahagi naman ng Department of Education. Mahigit sa 1,000,000 halaga ng mga libro at iba pa mga gamit 4 na taon na ring nakaimbak sa bodega. Depende ito. Ano ba yan? At 2 pulis at 1 abogado patay matapos magbarilan dahil lang sa sinasabing away sa lupa sa Tagaytay. At ngayon sa ating mga nagbabagang balita, lagay muna ng panahon, bumilis po ang bagyong si Enteng habang ito ay nagbabanta sa Ilagan, Luzon. Huli itong namataan sa karagatang sakop ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay po ang lakas na hanging aabot sa 75 kilometers per hour at ang bugso na 115 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, northern at western portion ng Kalinga, western portion ng mainland Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ipugao, northern portion ng Benguet, Batanes, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, at nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern at western portion ng Isabela at northern portion ng Nueva Vizcaya. Inaasahan pong lalabas ng Pilipinas si Enteng bukas, pero posibleng isa pang bagyo ang pumasok naman sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Ngayong araw ay sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at Calabarzon. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Bataan, Aurora, Nueva Ecija. Kansilado rin ang ilang flights mula Maynila papunta ng Batanes at Ilocos Norte. Labing 3 ang napaulat na namatay sa panalalasan ng bagyong Enteng. Sa Antipolo City, 3 ang namatay at 4 na ang nawawala sa landslide sa Barangay San Jose. Kabilang dito ang Binatilyo magkapatid na natagpo ang magkayaka pa na sa nagibang bahay at 27 taong gulang na buntis na manganganak na sana ngayong buwan. Patay din ang 4 na taong gulang na batang kalalaki sa paghuhunan ng lupa sa Barangay San Luis habang 3 ang naitalang namatay matapos malunod sa biglaang pagbaha sa Barangay San Isidro, San Luis at Santa Cruz. Sinabi ni Antipolo City DRRMO Head Relly Bernardo na ilang beses nang inalok ng pabahay ang mga residente sa mga landslide prone area sa lungsod pero ayaw umalis ng ilang residente. So 7 ang kabuuan na namatay at may nawawala pa sa Antipolo ho yun. Sa Naga City, 3 na ang kumpirmadong namatay kabilang po ang 9 na buwang gulang na babaeng sanggol. Naku po. Sinailal na rin sa state of calamity ang Naga City dahil sa malawakang pagbaha. 2 naman ang naitalang namatay sa magkakahiwalay na pagbuho o pagguho ng lupa sa Cebu City. Sa Parañaque, patay ang 16 na taong gulang na dalagita matapos mahulog sa creek sa Barangay San Isidro. Pero sa tala ng NDRRMC, 2 pa lamang ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong si Enteng. Sumadsad ang isang barge sa dalampasigan sa bayan ng Rosario sa Cavite. Hinihinalang natanggal sa pagkakaangkla ang barko na may kargang buhangin dahil sa malakas na alon sa kasagsagan ng pananalasa ni Enteng. Walang nasugatan sa insidente pero nasira ang tulay na nagsisibing breakwater. Sa Nabotas, nailigtas naman ang 18 kadete at seaman matapos masunog ang sinasakyan training ship malapit sa Nabotas Spaceport sa Manila Bay. Sa investigasyon, tinamaan ng barkong ICT o LCT GT Express ang training shipping o training ship naman na MV Camilla kaya nasira ang bridge kung nasaan andun ang command at control ng barko. Natuklasang natanggal sa pagkakaangkla ang LCT GT Express dahil sa malakas na mga alon at dulot naman ng bagyong si Enteng. Binatikos naman ang kabiguan ng Department of Education na may pamahagi
sa mga eskwelahan ang bilyon-bilyong piso na pera ng bayan. Ito'y halaga ng laptop at e-learning equipment sa panahon ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary noong nakaraang taon pa. Sa report ng Commission on Audit, COA, sinita ang zero accomplishment ng DepEd sa pagbili at pamamahagi ng ICT equipment, kabilang na ang mga laptop at smart television. Sa budget hearing ng House of Representatives, kwenestyon ni Batangas Congresswoman Gerville Luistro kung bakit 2 bilyong piso lang ang nagastos ng DepEd mula sa mahigit na 11 bilyong pisong pondo para sa programa noong nakaraang taon. Paliwanag naman ni DepEd Director for Information and Communication Technology, Ferdinand Pitagan, ginawang prioridad ay ang paggastos sa natitirang pondo noong 2022. Kwenestyon ni Congresswoman Luistro ang paghingi pa ng DepEd ng 11 bilyong pisong pondo, o nga, para sa ICT equipment noong nakaraang taon kung gagawing prioridad ang paggastos sa hindi nagamit na pondo noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, na 4 nang nakaimbak sa mga bodega ang mahigit 1 milyong piso na halaga ng mga libro, laptop at iba pang kagamitan na binili ng DepEd noong 2020 pa. Dismayado ang Teachers Dignity Coalition sa nakaimbak na gamit sa bodega dahil maaring hindi na ito angkop sa curriculum at teknolohiya ngayong taon na ito dahil 4 nang nakaimbak sa bodega. Dumistansya naman ang Department of Education sa produksyon ng librong sinulat ni Vice President Sara Duterte na may pamagat na isang kaibigan. Sa budget hearing ng House of Representatives, kinumpirma ni Education Secretary Sani Angara na empleyado ng Public Affairs Office Division o Public Service Affairs Service Division ng DepEd yung 2 illustrator ng libro, pero walang record na binayaran ang 2 empleyado sa naging kontribusyon sa libro. Nako! Nauna nang nagkasagutan sina Vice President Duterte, Sara Duterte at Senador Riz Ontiveros sa budget hearing ng Senado nang questionin ang 10 milyong pisong pondo na ilalaan para sa naturang libro na ipamamahagi naman sa mga estudyante. Inamin naman ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla na wala silang ideya kung saan ginamit ang mahigit 112 milyong piso na confidential funds ng DepEd sa ilalim ni Vice President Duterte noong nakaraang taon. Ayon kay Undersecretary Sevilla, hindi kasama ang Finance Department ng DepEd sa proseso ng liquidation sa naturang confidential funds. Sinita naman ni House Appropriations Vice Chairman Stella Kimbo ang mabilis na paggasto sa confidential funds ng DepEd, pero mabagal naman sa paggamit ng pondo sa mga proyekto para sa sektor ng edukasyon. Natuklasang halos 40 bilyong piso, 40 bilyong pesos pa ang natitirang pondo ng DepEd noong nakaraang taon dahil sa mga naantala at hindi na ipatupad na programa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Muli namang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa 10 araw ng operasyon, pwersang binuksan ng pulis ang Emerald Gate o Main Gate ng compound. Tinangka ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pigilan ang pagbubukas sa gate at iginit na pinapayagan ng mga pulis na makapasok sa Kingdom Gate. Pero paliwanag ng Double Region Police, nahihirapan ng mga pulis na makapasok o magpasok ng mga gamit kapag dumadaan sa Kingdom Gate na halughog na ng pulis ang 50% ng 30 hektaryang compound ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi pa rin nakikita si ampuganting si Pastor Apollo Kibuloy na hininalang nagtatago sa underground facility ng naturang lugar. That's 30 hektarya po yun, ang laki nun. Samantala, nagtangkang tumakas naman ang isang Chinese sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay City. Sinamantala ng naturang Chinese ang malakas na ulan
nang umakyat sa rooftop ng detention facility pero nalaglag ang isang sapatos kaya natuklasan ang tangkang pagtakas. Buti sapatos lang nalaglag, hindi siya. Naaresto ang Chinese sa raid sa Pogo Hub sa bayan ng Pambansa sa Tarlac noong March 18 at nakatagdang ipatapon na sana pabalik ng China sa September 7. Ayon sa PAOK, nagtangkang tumakas ang mga Chinese na nahuli sa mga Pogo sa Pilipinas para makaiwas na ipadeport pabalik ng China. Nagbabala naman si Senador Riz Antiveros na posibleng rebranding sa operasyon ng mga Pogo. Sinasabing nagpapatuloy ang underground operation ng mga Pogo kasunod ng utos ni Pangulong Marcos na total ban o tuloy ang policy ng mga Pogo. Ayon kay Senador Antiveros, tinatago ang operasyon ng mga Pogo sa mga call centers, yung kunwari call centers, at special economic zone sa Pilipinas. Nauna nang nasagip ang mahigit 160 dayuhan na illegal na Pogo sa Lapu-Lapu City sa Cebu na sangkot din sa love scam at cryptocurrency scam. Posibleng ituloy naman ng COMELEC ang election complaint laban kay dating Banban Mayor Alice Go. Nag-ugat ang kaso sa ginawang misrepresentation ng dating alkalde sa kanyang kandidatura noong 2021. Sa investigasyon, lumabas na nagtugma ang fingerprint sa election records ni Alice Go sa fingerprint naman ng Chinese na si Go Waping. Natuklasang pareho din ang lagdan ni na Alice Go at Go Waping. Sa Certificate of Candidacy, diniklara ng dating alkalde na isa siyang Filipino citizen. Pero kinumpirma ng National Bureau of Investigation na iisang tao lamang ang Alice Go at ang Chinese na si Go Waping. Nagtungba din ang fingerprint ng dating alkalde noong 2021 sa fingerprint ng NBI clearance ni Go Waping noong 2016. Agosto, sinibak ng Office of the Ombudsman sa serbisyo si Alice Go sa guilty sa kasong grave misconduct at isinampan ng DILG kaugnay naman ang operasyon sa mga ilegal na Pogo sa bayan ng Bamban. Nagaya ng pamahalang Pilipinas ng panibagong diplomatic protest laban sa China kasunod ng sadyang pagbangga ng barko ng China sa pinakamalaking barko naman ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa Escoda Shoal. Walang nasaktan sa mga sakay ng BRP Teresa Magbanua pero nabutas ang barko dahil sa banggaan. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng isa pang barko sa Escoda dahil Escoda Shoal para naman suriin ang pinsala sa BRP Teresa Magbanua. Para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat magsampa ang Pilipinas ng ikalawang arbitration case laban sa China. Nanindigan din si Carpio na hindi dapat umalis ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal dahil posibleng sakupin ng China ang lugar at magtayo na naman ng artificial island para sa isang panibagong base militar. Patay ang dalawang pulis at isang abogado sa inkwentro sa Barilan sa Tagaytay City. Sa investigasyon, nagpunta sa subdivision sina Captain Adrian Binalay ng CIDG NCR at Captain Thomas Bataraw Junior ng Kalabarsong Police para magtanong sa binibentang bakanting lote. Bo, may pera sila. Nagpumilit pumasok ng subdivision ang mga pulis kaya tinawagan ng security guard ang abogadong si Dennis Santos. Dumating naman si Attorney Santos at dalawa pang kasamahan at nakipagtalo sa mga pulis na nauwi sa Barilan. Patay kaagad si Captain Binalay. Bo, magaling abogado. Habang namatay sa ospital sina Captain Bataraw at Attorney Santos, ay patay din si Attorney. Pero dalawang pulis ang napatay. Hindi talaga marunong. No? Inaresto naman ang dalawang kasamahan pa ni Santos na sina Elver Mabuti at Benedicto Hebron. Away sa lupa ang inibisiga motibo sa naturang krimen. Pero by CIDG NCR, ano na ginagawa niya dun? Ha? Malayo na sa kanyang lugar. Samantala! Dini!
Maraming balita. Hindi katanggap-tanggap na mag-deliver ng expired na Nutriban. Pagkain yan, di ba? Yan ang iginiit, yung malusog daw na pagkain. Yan ang ginigiit ni House Minority Leader Franz Castro hinggil sa mga expired at inaamag na Nutriban na pinamahagi pa ng Department of Education sa 10 rehiyon noong nakaraang taon bago nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Sa report ng Commission on Audit, sinita ang mga pagkukulang sa mahigit 5 bilyong piso na school-based feeding program ng DepEd, kabilang na ang mga expired na pagkain, hindi maayos na packaging at pagkakaantala ng delivery ng gatas sa mga paaralan. Natuklasang ang mga depektibong pagkain sa Aurora, Bulacan, Misamis Oriental, Iligan at Quezon City. Sinasabing nakita ng mga peste at insekto ang loob ng Milky Bun at Squash Nutriban sa ilang paralan sa Aurora. Sa Misamis Oriental, mahigit 1,000 piraso ng Nutriban ang ibinalik sa supplier matapos makita ng amag at discoloration. Naniniwala si Barangay Health Wellness Party List Representative Angelica Natasha Co na makakaapekto ang mga depektibong pagkain sa mga estudyante. Narito po ang pahayag ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro at BHW Party List Representative Angelica Natasha Co. Nakaka-bother lang po na out of the 18 regions, 10 ang may reklamo po na rehiyon on the school-based feeding program. Ang mahirap po dito ang delayed delivery, mga sirang pagkain, nabayad na actually, no? At hindi na magagamit, syempre. Makakasira din po sa continuity and sa completion ng programs para sa ating mga mag-aaral. Pag gutom po ang mag-aaral, hindi po yan makakapag-concentrate at hindi po, kumbaga, lesser chances na matuto ang isang mag-aaral. Kaya po, we really wanted to address the issue. Hindi rin katanggap-tanggap na magde-deliver na expired pagkatapos ibabalik na lang. O hindi yun magandang practice, no? At dapat po maimbestigahan ito. Imagine 10 in 17 regions. So, malaki. Kaya kailangan nating, tama nga si Secretary, no, blacklisted yun. Or kailangan talaga natin ng report kaugnay dyan. Nako, delayed na ang natural mga pagkain. May amag pa. Sus Mar Joseph. Yun po ang tinig ni Congresswoman Angelica Natasha Co ng BHW Party List at ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Tinig Balita. Balita kataka. Isang babaeng Japanese ang nakapagpatayo ng 3 bahay dahil sa sobrang kuripot o pagtitipid. Inspirasyon ng 34 na taong gulang na si Saki Tamugami ang motto na huwag bibili ng mga bagay na walang diskwento. Puro sale, puro discounted. Kaya naman, pagdating sa pagkain, palaging binibili ni Saki ay ang mga discounted na tinapay, noodles at labanos. Dapat yung Nutriban binili niya. 20 piso lamang ang budget ni Saki sa pagkain tuwing agahan, tanghalian at hapunan. Kahit may trabaho bilang property agent assistant, hindi siya bumibili ng bagong damit at umaasa na lamang para sa pinaglumaan ng mga kamag-anak. Pinauupahan din ni Saki ang 2 sa binili niyang bahay para makadagdag sa kanyang ipon. At dahil isa siyang cat lover, pusa, nakapagpatayo rin siya ng shelter para sa mga pusang gala sa kanyang na kanyang inaampon. Ayun, ginagamit mo na pa sa kabutihan. Yan po ang ating balit. Taka-taka-taka-taka-taka-taka. Balitaka-taka. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Servisyo at ang palatuntunang kabayan. Oras po natin, 22 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ang sumbungan ng bayan.
Kabayang Noli De Castro. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. 25 minuto makalipas ay kasiyam ng umaga, nasa kabilang linya po si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Magandang umaga po, Mayor. Yes, magandang umaga po, kabayan. Maraming salamat po sa pag-imita sa inyong programa. Eh, nabasa po namin kasi sa dyaryo na itong binanggit po ni Senator Chinggoy Estrada kahapon tungkol sa binabanggit na kayo daw po ay may directive na mag-impose ng multa sa mga tao o grupo na nagdi-distribute ng mga relief goods in the city nang wala pong clearance from the city government. Tama ba? Kabayan, nais ko pong linawin. No? Ito po, babasahin ko. Ang sangguniang panlungsod po ng San Juan ay nagpasa ng City Ordinance No. 26, Series of 2024, an ordinance formulating the guidelines on the operation and maintenance of evacuation centers. Hindi po sinasabing bawal tumulong at hindi po sinasabing papagmultahin ang tumutulong, kabayan. Oh. Nice po nating linawin na ang intention po ng ordinansa ay siguraduhin po ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga evacuees, sapagkat kung hindi po tayo gagawa ng ganitong patakaran, kabayan, kung anumang oras na mga gustong tumulong gusto lang pumunta ron, eh paano naman po yung mga taong natutulog na, nagpapahinga na? Paano naman po yung mga nanay na nagpapadede ng kanilang mga sanggol kung bigla na lang may darating na mga tao na dahil lang gusto tumulong ay papasok lang bigla sa ating mga evacuation center? Oo, hindi naman kabayan, pwede. Ganun din po, kabayan, ano? Paano kung magdala sila ng mga pagkain na expired na, panis na? Baka may dala-dala ng Nutriban. Opo, kung bigla magdala ng pagkain, tubig, inumin, o mga gamot na hindi dumaan sa pagsusuri ng lokal na pamahalaan, paano pag expired po ito? O di kaya bulok na o panis na? Kung may mangyari sa mga nasa evacuation centers, responsibilidad po namin yon. Kung hindi po yan dadaan sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, paano namin malalaman na yung gusto nilang ipamahagi ay ligtas po, opo, sa ating mga mamamayan? Ay, tama so, bang may curfew daw sa evacuation centers? Opo, sa ating evacuation centers po, kabayan, meron tayong curfew from 10 p.m. to 6 a.m. Hindi naman po pwede dahil lang gustong tumulong, eh punta lang tayo sa anong oras na gusto natin. Isipin naman natin na pagod na po itong mga nasa evacuation center, nasunugan, nabahaan. Hindi naman dahil gusto lang tumulong, eh sa anong oras na gusto nila. Hindi naman po hari ang mga kung sino-sino lang namang gustong mag-donate po. No? Sana po, respetuhin nila ang mga panuntunan ng lokal na pamahalaan. Meron po tayong mga lokal na batas na umiral. Konting respeto lang po. No? Hindi naman po ito politika, kabayan. Opo, opo. Konting bawas lang po ng pride, kabayan, no? Opo. Wala naman hong mahirap, oh. Hindi naman hong mahirap na makipag-ugnayan sa lokal ng pamahalaan. Ang gusto lang naman namin, kung gusto ho nilang tumulong, eh makipag-ugnayan lang na mabuti. Okay. Alam niyo po, no? Gusto kong banggitin po, kabayan, opo, opo, si Speaker Martin Romualdez, in fairness po, no? Nitong nakarang sunog, nakipag-ugnayan po sa aming tanggapan ng maayos. Nagpadala po isa ng komunikasyon na gusto nilang tumulong. So nagkaroon po kami ng maayos na pakikipag-ugnayan. Nakapagplano po kami ng isang maayos na distribution po ng ayuda. Nabahagi po siya ng food packs ayuda. Pagkatapos naman po nun, ngayon po magsisimula na rin sa loob ng ilang linggo yung financial assistance ayuda. Dahil nakipag-ugnayan po siya ng mabuti sa amin. Ganon din po yung mga malalaking mga kumpanya na tumutulong. Hindi naman po mahirap na makipag-ugnayan po sa lokal na pamahalaan. Okay. Okay, so ganun kasimple yung inyong inaprubahang ordinansa number 26. Basta papasok ka sa isang bahay, makikiraan ka muna. Parang ganoon. Opo. Alam niyo po, kung ang mga ospital nga ho, no, sa ospital ho ba, anong oras lang ba kayo pwedeng pumunta? Di ho ba, you cannot just go into a hospital dahil gusto nilang dalawin yung inyong mga kamag-anak na may sakit. Merong mga oras po yan. May mga panuntunan hanggang ano oras lamang, di ho ba? So, responsibilidad po namin, kabayan, ang mga nasa evacuation centers. Alam niyo po ba, kabayan, nitong nakaraang sunog, meron isang area doon na merong bata na merong bulutong. So, mm-hmm, merong quarantine area po ron. Opo. Kung hindi makipag-ugnayan yung mga
gustong magbigay ng ayuda at pasok lang sila ng pasok na hindi nagpapaalam o nakikipag-ugnayan, posibleng mahawa pa sila dun sa batang merong bulutong ng panahong yon. Paano naman po yung mga natutulog na po, yung mga kababaihan na nagpapadede? Kasi mga tents po namin, kabayan, bukas po yung taas niyan. So kung naglalakad po yung mga tao dyan, nasisilip na ho yung mga tao, paano naman kung natutulog yung mga babae? Masisilipan ho sila. Kung hindi naman sila bigyan ng tamang oras sa sabihin, o pupunta sa ganitong oras, kung walang koordinasyon. Okay, yun lang pala naman eh. Mayor, maraming salamat po sa inyo at good morning. Opo, kabayan, maraming salamat po at tatawag lang po kung may katanungan. Opo. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan Metro Manila. Oy, walang di napatay kaagad. May Shoko's order na yung mga car dealers, 3,940. Nakatambak lang daw yung mga plaka ninyo, ng plaka ng mga sakyan diyan at hindi din didistribute. Yun sa akin meron nga daw ang problema, hindi ko mapuntahan. Hindi, may bagyo eh. May bagyo. Tuloy ang hearing ha, sa kamera ha. Yung committee plenary session ng House of Representatives ngayong araw na ito sa kabila ng meron tayong enteng. Lalong-lalo na yung quad committee. Maganda itong quad committee. Maraming mga naglalabasan pala dito. No? Dali, umubo pa ako eh. Chinese yung nagtangkang dumakas. Buti na lang sapatos lang nahulog. Hindi siya. Balita Patan! Susunod na sa pamagitan ni Ginoong Peter Musngi at ni Binibining Rical Lasso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan. At siyempre, pasigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! Yay! I love you, kabayan. I love you. I love you too. Kabayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.